bago ka magbaba ng sisiw sa lupa. Ayan. Rehydrate your teeth. Ayun mga boss, ito, i-share ko lang kasi doon sa mga nagbi-breed, sa mga nag-aalaga ng mga sisiw. Ayan, magandang-magandang ano yung na-discover ko, i-share ko lang kasi nung time na pumunta ako ng expo, may mga freebies na binibigay. So, usually may ginagamit akong gamot no na binibigay ko sa sisiw bago ko siya ilagay sa lupa. Kasi ang problem pag nilagay mo sa lupa yung sisiw, halimbawa, yung pinaka-area mo, prone talaga sa coccidiosis, yun. Gamot sa coccidiosis yung i-share ko. Once na nagbaba ako ng sisiw sa lupa, ayun, umiipot sila ng dugo, ayun. Yun ang nagiging tendency. Namamatay sila, nasisira yung, ano, yung internal organs niyan sa ganong sakit. Pero once na, halimbawa, nagpalaki ka naman ng mga manok na sa mga 4 months na, tapos binaba mo, hindi na sila tinatalaban ng ganon. Kaso nga lang, ang pangit, yung sisiw mo, lumalaki ang paw. Kumbaga, syempre, nando lang sila sa kulungan. Tapos, yung nagpe-feather picking. Pag nabobored, minsan sila nag-aaway-aaway. Yun, kaya mas maganda, naigagala mo na. So, tinry ko kasi ang ginagamit ko nun, yung kulay pink. Ayoko na mag-ano ng ibang brand. Ayoko sabihin ng kung anong brand. Kasi ano naman to eh. I-share ko lang, hindi naman din to wala, walang nag-sponsor sa akin, na-discover ko lang. Yung nakuha kong sample doon, yung Coxiban, yan, Coxiban. Ang maker niya ay LDI, yan. Ano, ang pinag-aiba kasi niya doon sa ibang solution, once nilagay mo sa tubig, agad siya nalulusaw. Tapos, syempre, di pag nalusaw, nauhaw yung sisi mo, ininom, automatic, agad ng sistema ng katawan niya. Tapos yung gagamitin mo ng 5 days, 3 to 5 days. Pero bago ko ibaba, bawa 2 days bago ko ibaba yung sisiw, papainumin ko na sila. Tapos pag nasa lupa na, ayan, diretso. Siyempre, maintain mo rin yung tubig na nadudumihan din yun eh, kasi nagpakbuhan sila. Ayan, alisin mo. So kung halimbawa, ang kagandahan nito, kung ang sisiw mo ay konti lang, halimbawa, 5 pieces ng lalaki mo, di ba? Minsan kasi inaalis mo na yung babae para hindi naman dumami. Halimbawa, pagpalagay natin 12 pieces yon, assorted na ng gender. So, napakatipid na nang gagamitin mo. Halimbawa, ito, nakalagay naman kasi dito, 5 gallon sa isang tablespoon, ayan, per gallon, di ba? 3 to 5 days mong gagamitin. So, syempre, hindi naman nila kayang ubusin yung isang gallon agad sa isang araw. Ihati-hatiin mo na lang, tansyahin mo na lang kung ano. Ang kano bili ko dito, ang bili ko lang parang 25 pesos, yun. So, hindi kagaya ng ano na, ang dami kong mauubos na ganito. Ano lang, siguro mga tatlo nito, lalo kung konti yung sisiw ko. Ano lang, dalawang sachet lang, 25, only 50 pesos ka. Iwas ka na sa sakit, diba? Tapos, palitan mo rin ng tap water, pag ano, hindi mo, wag muna masyang bari ng ganito. Baka hindi ko kasi umagal lang, painumin ko, yung alam kong uhaw na uhaw sila para naiintay kagad nila yung gamot, tapos, yun na, hapon, tap water na, kasi papalitan ko yun. The other day, ito uli, yan. So, minsan kinakalhati ko lang, natansyahin mo kung malaki yung painuman mo, tapos, pagdating ng hapon, tubig, tapos kinabukasan, ito uli. So, ayun, tinatansya ko. Minsan nakakatatlong painuman ako ng sisiw dito. So, ayun, saka effective siya, yun ang kagandahan. Kasi yung dating ginagamit ko, yung kulay paint, ayan. Pag nilagay mo, hinalo mo na, kinakalog pa nga yung galon. Ang problema, buo pa rin, yung mga buo. Tapos, di ba, ibabaligtad mo yung painuman. Pag binaligtad mo, ayun, may mga buo-buo pa rin piraso. So, sayang, mahal pa naman yung gamot na yun. Kaya, at least,
ito sineshare ko lang sa mga backyard. Siyempre, yung mga malalaking farm, ano na yun eh. Day old pa lang, ano na yun, yung maliit na vaccine talaga yun, na pinapatak intake. Yun, kasi mostly doon sa mga malalaking farm, hindi na sila nagtatagal sa brooder, may maaayos silang brooder sa labas. Doon na, direct na sila sa ano. Siguro mga 2 weeks, alpasan nila na, baka nasa range na. Pero unlike nung mga backyard, medyo nagtatagal din sa brooder, yun. Mas maganda magamit mo to, at least maganda yung prevention mo sa sakit. Hindi sila tinatalaban yan. Mas napakamurang halaga. Ayan, Coxiban, ayan yung pangalan niya. Ayan. Hindi ko pinopromote dahil wala naman din ako magiging dito. Kumbaga ang akin, sineshare ko lang yung kaunting knowledge na makakatulong sa inyo. Kasi ang hirap pag tinamaan ka ng Coxidiol sa kaka pa lang magagamot, di ba? So bago ka magbaba ng lupa, ng sisiw sa lupa, ayan. Inumin mo na ng ganito. Marami namang klaseng gamot na ano, yung basta may Coxy. Tanong mo na lang din sa mga poultry supply, ayan. Bibigyan ka nila ng ano, ng ganung gamot. So ayun, kaprasong knowledge lang para sa inyo kasi ayaw mag-video dun. Dito ako sa likod kasi ang init, napaka-init ngayon sa ngayon. Pagka nagpapatuka kayo ng mga sisiw, yan. Mas maganda ngayon yung wet feeding kasi sa sobrang init para maiwasan yung ma-dehydrate yung ano, yung mga sisiw. Saka number one, huwag niyong pawawalan ng tubig kasi ang sisiw man hindi yan ano, hindi man siya makatuka agad basta lagi siyang may naiinom na fresh water. Ayan, healthy ang mga yun. Yun ang huwag niyong kalimutan. Yung mga alaga niyo kahit mga malalaki na yan, rugak, pruden, yun, maintain niyo lang yung tubig. Saka kalinisan. Ayan. Minsan din malinis yung kain. Pero, yun. Hanggat maaari, i-maintain nyo yung cleanliness. Yan. Yun lang. At salamat sa mga panonood at hanggang sa susunod nating video.